Praise the Lord. Hallelujah. Woo! Glory to God. Amen. Thank you, Lord. Praise Jesus. Hallelujah. So once again, welcome to Thus Saith the Lord. Thus Saith the Lord. Programs, radio and television programs. KOJF Church YouTube channel. Like, share, and subscribe. And Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. So muli, mga kapatid, mga kaigsuunan, mga kauban, mga amigo, kapatad, kaputol, lahay, bugto, manghud, brothers and sisters and brethren in Christ, welcome to Thus Saith the Lord programs. Ito ang sabi ng Panginoon, radio and television programs. Watch and listen, like, share, and subscribe. KOJF Church YouTube channel and Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Glory to God. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Agaya po ng dati. Glory to God. Ay atin pong ipag-imbita ang atin pong mapapakinggan at mapapanood. Mag-watch party rin ho tayo. I-share ang video sa lahat ng inyong grupo. I-share ang video, ang mensahe ng Panginoon sa inyong loved ones and friends. Send it to the messenger of your loved ones and friends. Naunawaan po ba natin mga mahal sa buhay, mga kapatid? So purihin ang pangalan ng Panginoon. Brethren, as you are watching and listening, so please have a watch party and share this message also to your loved ones and friends, and share the video to the messenger of your loved ones and friends. Hallelujah. At nagaya po ng dati, kunin niyo po ang inyong mga Biblia, samahan ninyo ako sa pagbasa. Kunin din ninyo ang inyong mga notebook at ang ballpen at ilista lahat ng mga mapapakinggan. Glory to God. Sapagkat tunay nga po, mga kapatid, na napakaraming aral, turok, doktrina, hakahaka, kurukuro, kinaugalian, kinamulatan ang pumapainan lang ngayon sa buong mundo, pero hindi naman ito ang sabi ng Panginoon. There are so many, glory to God, so many preaching, so many messages, so many doctrines that are being spread to all the nations of the world. And yet, this is not the Thus Saith the Lord, the word of the Lord, that comes from the very heart of God. Kaya po, napakaganda po na hindi lamang natin pinapakinggan at pinapanood, bagkus ay atin ding itong itinuturo. At ito rin naman na i-share, ibahagi din po natin sa iba. Glory to God. Brethren, don't just watch and listen. Preach also the message that you are about to hear. Share this also to all of your friends, loved ones, and relatives. And also invite your loved ones, friends, and relatives. Hallelujah. To listen and watch our video. Glory to God.
So purihin ang pangalan ng Panginoon. Inuulit ko po ha. Maganda po ang ating pag-aaralan sa oras pong ito. At kunin po ang notebook at ilista at kunin po ang Biblia at samahan po ninyo ako sa pagbasa. Naunawaan po ba natin yon, mga minamahal? Don't just watch and listen, but join me as we study the Word of the Lord this very hour. So purihin ang pangalan ng Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Shall we pray? Taas po natin yung ating dalawang kamay patungo ng langit. Taas po natin. Shall we lift our both hands to the Lord? At yumuko tayong lahat at pumikit at tayo po ay manalangin. Bow down our heads and close our eyes. Panginoong Diyos, sa oras na ito, Heavenly Father, inihiling po namin, Panginoon, ang iyong awat habag muli. Linisin niyo kami ng inyong makapangyarihang dugo. Cleanse us with your holy blood. Extend your grace and mercy to each one of us, God, in Jesus' name. Forgive all of our sins and make us worthy in your sight. Patawarin niyo po kami, hugasan ng inyong dugo na nabuhay sa krus sa Kalbaryo at gawin niyo po kaming karapat-dapat, Panginoon, sa oras pang ito. Panginoong Diyos, ang hiling po namin, Diyos, na bigyan niyo po kami ng malambot na puso at bigyan niyo po kami ng talino na aming pong mauunawaan at tatanggapin po ang lahat ng katotohanan ng aming mapapakinggan. Father God, give us a soft heart and a knowledge that we may grasp, Lord, all things that you are about to give us this very hour. And Lord, may we fully understand your word. May we clearly understand your word, O God, in Jesus' name. At tunay nga po, Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat na po kami sa kapatawaran ng kasalanan, sa buhay na walang hanggan, sa kagalingan himala at sagot sa aming mga panalangin at mga dakilang bagay pa na gagawin niyo po sa aming mga buhay. So Father, we just want to thank you God in advance for our salvation, for our eternal life, for the healing and miracle, and for all the goodness that we are going to experience in this very hour. Panginoon, kunin niyo po ang lahat ng kaluwalhatian, sa inyo lamang po yan. Take all the glory, Father God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Ang sabi ko po ay palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. At atin pong tayo po'y sumigaw ng Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. So brethren, the title of this message is Jesus set us free to make us his servants. No, Jesus set us free to make us his servants. Yan. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoong Hesukristo ay niligtas tayo upang tayo ay maging kanyang mga alipin. Glory to God na tayo po ay kanyang maging tagasunod, servant, ano po? Yan, mga tagapaglingkod. Amin po ba? So glory to God. So buksan po natin yung ating mga banal na kasulatan. Jesus set us free to make us his slaves or his servants. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Luke 1:68. Buksan po natin. At ako po ay nagbabasa sa aklat ng NIV, sa lumang version ng NIV version. Kasi ang NIV ngayon ay marami ng bagong labas na mga version. At mag-iingat po tayo ha, hindi lamang po yung NIV, marami pa pong mga version ngayon ay ano po? Meron pong bawas, meron pong
kulang, meron pong dagdag, mga ganyan, ano po? Naunawaan po ba natin mga minamahal? Glory to God. So, totoo po yun. Totoo po yun, mga minamahal, na sa panahon po natin ngayon, ay may mga Biblia po na meron po talagang mga kulang-kulang at may mga bawas po talaga. Yung iba ay dinagdagan po talaga. Nowadays, there are so many Bibles that are perverted. There are many Bibles that many words, many phrases, many books were added into the original Bible. And many Bibles are some of the words and the phrase or the sentence were omitted. Inalis po. Totoo po yan, ha? Inasabi ko na po sa inyo. Napakarami pong Biblia ngayon ang binawasan, dinagdagan, binago. So mag-iingat ho tayo, mga minamahal. So ako po ay nagbabasa sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 68, na ito po ay isang NIV version na lumang NIV version, lumang Biblia ng NIV. Glory to God. Ito po ang sabi rito. Yan, sa Lucas 1:68. Praise be to the Lord, the God of Israel, because He has come and has redeemed His people. Praise be to the Lord, the God of Israel, because He has come and has redeemed His people. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat Siya ay dumating, na Siya ay nagkatawang tao, at kanyang niligtas, tinubos ang kanyang bayan. Purihin daw ang ating Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng Biblia, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Praise be to the Lord, the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the true God, the God of the Bible, because He has come, became man, manifested in the flesh, and has redeemed His people. Pakisabi natin na redeemed, tinubos. Yan, sino po ang ating manunubos? Sino po ang ating redeemer? Who is our Savior? Who is our Redeemer? No other than the Lord Jesus Christ. Isa lamang po ang ating manunubos, isa lamang po ang ating tagapagligtas. Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. So purihin ang pangalan ng Panginoon, ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos ay nagkatawang tao, dumating. Nahayag sa mundong ibabaw na ito para tayo tubusin at iligtas. Tatandaan mo yan. Sapagkat sa mundong ibabaw na ito ay maraming kinikilala at pinapangaral na tagapagligtas, pero hindi ang Panginoong Hesukristo. In this present world, there are so many claiming that they are the Savior. Many are being preached and being taught that this and that person is a Savior. But if we will return to the truth, if we will return to the Bible, there is only one Savior, and that is the Lord Jesus Christ. Isa lamang po ang tagapagligtas, kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo at ang Diyos na nagkatawang tao. At mga minamahal, in the book of Galatians chapter 3 verse 13. Buksan po natin. Galatians 3:13. Galatia 3:13. Ano pong sabi sa Galatia 3:13? Galatians 3:13, ano pong sabi rito? Tingnan po natin, mga minamahal. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, curse is everyone who is hung on a tree. Yan. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, curse is everyone who is hung on a tree. Ang sabing ganoon po rito, mga minamahal, ay ang Panginoong Hesukristo ay naging isang sumpa. Pakisabi, sumpa.
Yan, naging isang sumpa ang ating Panginoong Hesukristo, no? Nang siya ay napako sa krus, nabayubay sa krus, ibinitay sa krus. Sapagkat nasusulat, sino mang ibinitay, sino man ang ipinako, anyone who was hung on a tree, becoming a curse, ay nagiging sumpa. Naunawaan po ba natin? So ang Panginoong Hesukristo ay napako sa krus ng Kalbaryo para tayo ay alisin, tubusin, tanggalin sa lahat ng sumpa. Ilista mo ito. Ilista mo ang mga verses na ito at unawain mo that there is only one Redeemer and that is the Lord Jesus Christ. And Christ redeemed us from the curse of sin, from the curse of poverty, from the curse of sicknesses and diseases, from the curse of vices, from the curse of unholiness and unrighteousness, from the curse of going to hell. Ang Panginoong Hesukristo ay tinubos tayo sa lahat ng sumpa, sumpa ng kadiliman, sumpa ni Satanas, sumpa ng sakit, sumpa ng karamdaman, sumpa ng pagpunta sa impyerno, sumpa ng mga kahalayan at karumihan. Tinubos tayo ng Panginoong Hesukristo. Kaya dapat malaman ng buong mundo, the whole world must know that there is only one Redeemer, that there is only one Savior. Ipangalandakan natin, isigaw natin, ituro natin, ipangaral natin, ipost natin, gumawa ng banner, isigaw natin, suportahan natin ang ito ang sabi ng Panginoon, suportahan natin ang ating mga trucks, ang ating mga radyo, ang ating mga TV, ang lahat ng ating mga paglilingkod na ginagawa para sa Panginoon, ipanalangin, ipag-ayuno. At sama-sama nating isigaw sa buong mundo na isa lang ang mangliligtas, isa lang ang manggagamot, isa lang ang gumagawa ng himala, nagpapatawad, nagbibigay ng buhay na walang hanggan, nag-aalis sa atin sa kahirapan at nagbibigay sa atin ng katagumpayan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. We have to pray and fast and support our ministry as we declare to the world that there is only one Savior, Healer, Miracle, Great Provider. There is only one Holy Ghost Baptizer. There is only one, hallelujah, who gives us a victory and continuous victory, unlimited victory and victory forever. And that is none other than the Lord Jesus Christ. Naunawaan po ba natin yun, mga minamahal? Kung naunawaan po natin, if we fully understand what I am saying, clap our hands. Palakpak tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. At isang palakpak, a clapping of our hands, giving thanks to the Lord, isang pasasalamat sa ating Panginoon. Naunawaan po ba natin? Galatians chapter 4 verse 4 and 5. Galatians chapter 4 verse 4 and 5. Naunawaan po ba natin? Galatia 4 versikulo 4 hanggang 5. Ano pong sabi rito? But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law that we might receive adoption to sonship. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law that we might receive adoption to sonship. Nang dumating narawang takdang panahon, ang Diyos ay isinugo niya ang kanyang anak. That is the Lord Jesus Christ. Upang sa ganon ay tubusin tayo at tayo ay makatanggap ng pagiging anak. Tayo ay maampun sa kaharian ng Panginoon. God sent His Son. Not any man, not any woman, God sent His Son. Not any religion, not any doctrine, not any catechism, not any dogma. Ang Panginoon ay nagpadala hindi ng sekta, relihiyon, bautismo, binyag, kumpil, hindi ang sino mang tao para tayo maligtas. Iligay mo ng malalim sa puso mo yan. No religion, no doctrine, no dogma, no water baptism, no confirmation, no catechism, no culture,
no belief can save us, only the Lord Jesus Christ. Naunawaan po ba natin yun? Kaya lahat ng mga nakikinig at nanonood, ay baguhin po natin ang ating maling paniniwala na ang inaakala natin ang pag-anib sa relihiyon, pagkakaroon ng sekta, bautismo, binyag, kumpil, madoktrinahan, ang akala natin iyan ang nakapagliligtas. Hindi po. Maliwanag po, lahat ng maling paniniwala, aral, turo, doktrina ay atin pong isang tabi. Let us forsake and renounce all false doctrine, false religion, false belief, all false culture. There is only one Savior, and the Father sent His Son to save us. Not religion, not any man, not anybody, not water baptism, not sect, not denomination, not coalition, not organization, not movement. Naunawaan po ba natin? Ano po ang pinadala ng Ama? John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him, and that is the Lord Jesus Christ, will not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Hesukristo. Kaisa-isa ha, hindi dalawa. Ano ang sinugo ng Panginoon? Ang anak. Upang sino man na manampalataya kay Jesus, hindi umanib sa relihiyon, hindi magpabautismo, hindi magpabinyag, hindi sumama sa coalition, organization, movement. Hindi po, ang sino man sumampalataya kay Jesus ay maliligtas, hindi na mapapahama kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, and that is the Lord Jesus Christ, that whoever, there's no favoritism, regardless of your color, regardless of your height and size and weight, regardless of your position and status in this present life, God loves us that He sent His Son, the Lord Jesus Christ, and died on the cross of the Calvary, that whoever, no favoritism, whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kaya yung mga hindi paligtas, ang gagawin lamang po ay humingi ng tawad kay Jesus, isuko ang buhay kay Jesus, tanggapin si Jesus bilang Lord God Savior ng ating mga buhay. If you are not saved, surrender your life to Jesus now. Accept Jesus now as your Lord God and Savior. Hallelujah! Serve Jesus now, worship Jesus now, and follow the teachings and commands of the Lord Jesus Christ. Be like Christ, fulfill our highest calling and perfect destiny in Jesus Christ. Maliwanag po ba yun, mga minamahal? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah! Galatians 4:4-5. John 1:12-13. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. John 1:12-13, ang sino man daw na naniwala, tumanggap sa Panginoong Hesukristo, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Inampun niya. Tayong lahat ay mga nilalang ng Diyos, pero hindi tayo anak ng Diyos. Pero sa sandaling tanggapin natin si Christ bilang Lord God Savior ng ating mga buhay, tayo ay nagiging anak ng Diyos. Tayo po ay inaalis mula sa kaharian ni Satanas patungo sa Kingdom of Jesus. From the kingdom of darkness to the kingdom of light. At tayo ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. We became the adopted sons and daughters of God. As we receive Christ as our Lord God and Savior, God remove us from the kingdom of Satan and darkness and into the kingdom of light and into the kingdom of Jesus. Naunawaan po ba yun? Kaya maliwanag po, no? Last Sunday, I was in Pasay
preaching there in the third anniversary of a church there. And last two Sundays ago, I was in Bukawi, Bulacan, no? Doon sa may Pasay, ang pamagat ng mensahe ko roon is End Time Apostolic Revival. At doon naman sa may Bukawi, Bulacan, two Sundays ago, ang pamagat ng mensahe ko roon ay The whole world must become Kingdom of Jesus. Yan. The title of the message in Bukawi, Bulacan, that I delivered to them was the whole world must become Kingdom of Jesus. And in Pasay last Sunday, habang tuloy-tuloy yung gawain natin sa Kingdom of Jesus Fellowship in different parts of the world, hallelujah, ang mensahe ko naman doon, the title of my message in the anniversary in church there is The End Time Apostolic Revival. At isang araw po, sisikapin ko pong i-air rin dito yon upang sa ganun mapakinggan at mapanood po ninyo. Ito po ang mga totoong aral, mga minamahal. Marami pong aral dyan, hindi totoo. Nakikinig pa ho ba tayo? This is the true, right, correct message. Many messages there, many messages are being preached and teach in different parts of the world many are erroneous. Mali po yung mga aral at mali po yung mga mangangaral. False teachers and false preachers and false teaching and false preaching and false prophecy and false prophets. Inaccurate prophecies. Naunawaan po ba natin? So, tayo raw po ay nagiging anak ng Diyos kapag tinanggap natin si Christ bilang Lord God Savior ng ating mga buhay. Paano ba maging anak ng Diyos? Paano ba pumasok ng langit? Tanggapin lang si Christ bilang Lord God Savior ng ating mga buhay. That's it, tapos. Diba, walang kahirap-hirap? Walang kahirap-hirap. Ang mundo, kung ano-anong inaalok sa atin eh. Pumasok ka sa ganitong sekta, relihiyon, magpabautismo ka, magpakumbil ka, magpabinyag ka, sumama ka sa ganitong organization, coalition, movement. Yan ang mundo. Pero ang sinasabi ni Kristo, ang sinasabi ng Biblia, tanggapin natin si Christ bilang Lord God Savior ng ating mga buhay, magiging anak tayo ng Diyos, aampunin tayo, magiging taga-kaharian tayo ni Kristo Jesus, papasok tayo ng langit. Ang liwanag nun, napapatawad ang ating kasalanan, ang ating mga pangalan, isusulat sa alat ng buhay sa kalangitan, pagagalingin ang ating mga karamdaman, tatanggap tayo ng himala, kabutihan ng Diyos ay ating mararanasan, giginhawa ang ating mga buhay, pagpapalain tayo ng Diyos, sasagana tayo, magatagumpay tayo sa lahat ng gawa ng kadiliman. Amen! As we receive Christ as our Lord God and Savior, God will forgive all of our sins, give us eternal life, our name will be recorded in heaven, will give us healing and miracle, and we will experience the goodness and the faithfulness of God. And God will give us blessings and promotions and victory. Hallelujah! Glory to God. Kaya, makinig ka, manood ka, ishare mo itong video na ito sa messenger ng mga friends mo sa FB. No, ipa-like mo, ipa-share mo, ipa-follow mo ang KOJF Church YouTube channel, ang Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Ipanalangin, ipag-ayun at pakinggan ang programang ito, ang sabi ng Panginoon sa radyo at telebisyon, at hayaan natin na ang buong Pilipinas at ang buong mundo ay maging kaharian din ng ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag po ba yun, mga minamahal? So brethren, don't just watch and listen, hallelujah, but rather, glory to God, be an instrument of God to in order for your friends and relatives and the nations of the world becoming a kingdom of Jesus, a kingdom that cannot be shaken. Yun po ang gusto ng Panginoon, na ang buong mundo ay maging kaharian ni Kristo Jesus. Nakikinig pa ho ba tayo? Ito po ang dahilan eh kung bakit ako tinayo ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit may Kingdom of Jesus Fellowship. Ito ang dahilan kung bakit iniikot ko ang buong Luzon, buong Bisaya, buong Mindanao, at iniikot ko ang buong mundo, sapagkat ang gusto ng Panginoon, ang buong mundo ay maging kaharian ni Kristo Jesus. Kaya dapat mong ipanalangin, ni pag-ayuno ako at ang pamilya ko at suportahan ito, sapagkat ang nais ng Panginoon ay maging kaharian ni Kristo Jesus ang buong mundo.
God wants all the peoples of the earth, the nations of the earth, to become kingdom of Jesus. You have to pray and fast for me and my family in the kingdom of Jesus fellowship, and to support, to bring your tithes and offering and even first fruits here. Dito mo ibigay, dito mo ipadala ang ikapumot, handog at ang first fruits mo, anumang kaloob mo, dito, dito, dito. Amen po ba? Here, here, here. The reason why I'm moving from one to Luzon, the whole Luzon, the whole Mindanao, the whole Visayas, and the nations of the world, in order for the nations of the world to become kingdom of Jesus. To be like Christ, doing the will of the Father till the last breath of our lives. May mandate po ako, may mandate ang pamilya ko, may mandate ang Kingdom of Jesus Fellowship. Yung marami riyan, nagnanakaw lang ng tupa yan, nangaagaw lang ng tupa yan, nangdidivide lang ng tupa yan, sinisiraan lang yung mga totoong lingkod ng Diyos. Yung maniniwala sa kanila, eh kaparehas nila yun. Eh hindi naman sila mga tinayo ng Diyos, nagtatayo ng sekta, relihiyon, binyag, bautismo, kumpil, pinapasama nila yung mga tao sa kanila, nagkatayo ng organisasyon, coalition, movement, nag-uordina ng mga sarili nila, reverend daw sila, pastor daw sila, bishop daw, evangelist, apostle, prophet, nag-uordina sila ng sarili nila, na hindi naman mga tinayo ng Diyos. Many are ordaining themselves, proclaiming themselves as preacher of the gospel, teacher of the gospel, a pastor, a prophet, an evangelist, a teacher, a reverend, a bishop, and yet, no, and a big no, hindi. Mga nangaagaw lang ng tupa, mga nangdidivide lang ng tupa, nangaagaw lang ng church, naninira lang ng mga totoong lingkod ng Diyos. Oh, nakikinig pa ho ba tayo, mga walang mandate, kung ano-ano pa nagkatayo, nakikinig pa ho ba tayo? Many are establishing and putting up church and the religion and coalition or organization movement that is not of God. Nakikinig pa ho ba tayo? Mamaya, itatakil ko pa ng lubos yan. I will tackle all these things by and by. Maya-maya lang. Konti lang. In just a moment. Romans 8:15. Yan. Ano sabi sa Romans 8:15? The spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. Romans 8:15, the spirit you receive, that is the Holy Spirit, does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba Father. Abba Father. Yan. Ang espiritu raw na ating tinanggap ay hindi na tayo uli magiging alipin. Alipin nino? Alipin ni Satanas. Alipin ng sakit, ng karamdaman, ng kahirapan, ng kadiliman, ng kahalayan, ng karumihan. Hindi na raw tayo muli pang magiging alipin at hindi na tayo matatakot pang muli sapagat ang espiritu ng Diyos na ating tinanggap upang tayo ay maging anak ng Panginoon ay siyang nananawagan at nagsasabing, Ama, Ama, naunawaan po ba natin? The spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. Yan. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? So, glory to God. Naunawaan po ba natin yun? So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. So, ibig kong tukuyin, mga minamahal? Ano pong ibig kong tukuyin? So, ibig sabihin po, mga minamahal, tayo po ay mga alipin noon ni Satanas. Ng sakit, karamdaman, kahirapan, ng pagkabigo, ng pagkatalo, ng kadiliman, ng kahalayan, alipin tayo noon ni Satanas. Pero, nung ang Diyos ay nagkatawang tao, tayo po'y pinalayang lahat. Pinalaya. I'm free.
I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Tayo daw po ay pinalaya. Pinalaya tayo ng ating Panginoon. Naunawaan po ba natin? Glory to God. So tayo po'y, sino ang nagpalaya sa atin? Sino ang nagligtas sa atin? Sino ang nagpapagaling, gumagawa sa atin ng himala, nagbabago ng ating buhay, nagbibless sa atin, nagpopromote sa atin? It's the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ, the God became man and give us eternal life, healing, miracle, success, blessing, prosperity. Wala na pong iba pa, mga minamahal. Naunawaan po ba natin? Glory to God. So para maunawaan pa po natin ang lubos, in the book of 1 Peter 1:18 to 19. 1 Peter 1:18 to 19 para lubos nating maintindihan at maunawaan. Huwag po kayong aalis, huwag po kayong titigil. At paganda ng paganda ang mensaheng ito, palalim ng palalim, at bago magwakas ito, mayroon akong ididiin na maganda sa oras na ito, sa araw na ito. Continue to watch and listen. Because after this message end, I will reveal to you something great that you have to put into practice. 1 Peter 1:18 to 19. And after this message ends, you will receive your miracle from the Lord. Alam mo, dami-dami ng mga tumanggap ng himala sa bawat pangangaral ko eh. Sa bawat pangangaral sa Kingdom of Jesus Fellowship eh. Ang dami-dami ng tumanggap ng himala sa bawat pag-i-airin natin, pag-live stream natin eh. Whether it is live or online or a replay, you know, signs, wonders, and miracles comes. While the message of the Lord is being preached. Awit 107 verse 20, He sent forth His word and healed them and saved them from their destructions. He sent forth His word and healed them and saved them from their destructions. Awit 107 verse 20. Ipinadala niya ang kanyang salita at sila'y pinagaling sa kanilang karamdaman. At sila'y iniligtas sa pakakapahamakang darating dapat sa kanila. Awit 107 verse 20. Now shall we read 1 Peter 1:18 to 19. 1 Peter 1:18 to 19. Maikli lang ito, magtatapos na po tayo. 1 Peter 1:18 to 19. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. For you know, it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Sapagkat kayo ay nalalaman ninyo na hindi ang nabubulok lumilipas, na ginto at pilak ang pinangtubos sa inyo, sa inyong marumi, walang kabuluhang pamumuhay, pamumuhay na minanapan ninyo sa inyong mga ninuno, kinopya ninyo sa mga kung sino-sinong nauna. Ngunit kayo ay natubos, naligtas, napalaya sa pamamagitan ng napakahalagang dugo ng Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na walang kasalanan, walang bahid dungis. Ang liwanag niya na, 1 Peter 1:18 to 19. Alam mo kung si Kristo ay tao lamang, edi madumi siya, madumi yung dugo niya, madumi yung lahi niya at madumi yung pinanggalingan niya. Eh, sa langit nga siya galing eh. Hindi siya galing kay Jose at saka kay Maria. Alam mo, yung Israel, narating ko po yung Israel eh. Napuntahan ko po yung kung saan nag-iigib si Maria noon. Napuntahan ko po kung saan isinilang at
namatay, inilibing, kung saan ipinako si Kristo, kung saan siya inilagay, yung kanyang bangkay, napuntahan ko rin kung saan siya lumaki. Napuntahan ko rin sa Israel at paulit-ulit na pupuntahan sa muli naming pagpunta, eh kasama ang buong pamilya at ang marami sa Kingdom of Jesus Fellowship, sumama ka. Oh. Ang sabi ko, sumama ka. Napuntahan ko rin yung carpentry shop ni Joseph. I've been in Israel, I've been to Israel, and I saw the place where Christ was born, grew up, and where Mary was lived before, and even the carpentry shop of Joseph. And I just want to tell you that Joseph and Mary were not the true parents of Jesus Christ. They were just borrowed parents of Jesus Christ. Hindi totoong ama at ina ni Jesus si Maria at saka si Jose. Sila'y mga hiniram lang ni Jesus. Naunawaan mo po. Naunawaan mo. O pagdating namin ng Israel, una kaming dumating sa Bethlehem. At doon kami naghotel na kung saan ay doon isinilang si Kristo. At pagkatapos pumunta kami ng Nazareth, doon kami uli naghotel na kung saan ay doon lumaki si Kristo. Naunawaan mo po. Yeah, the last time we went to Israel, we first lodged in Bethlehem where Jesus Christ was born, and we lodged again in Nazareth where Jesus Christ grew up. At gusto kong sabihin sa iyo na ang dugo ni Kristo malinis, banal, walang bahid, dungis, sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Christ lived a sinless life. Christ lived a holy, a righteous life without blemish, without spot, because He was God from the beginning. And not only that, He preserved His life in purity and in holiness. Iningatan ni Kristo ang kanyang buhay at nabuhay siyang malinis, banal sa harapan ng ating Panginoon. Naunawaan po natin, mga minamahal. Glory to God. So yun po. Kaya anong sabi ng Biblia? Tayo ro po ay tinubos ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang dugo. Kaya kung merong nangangaral dyan, o pumasok ka sa aming relihiyon, sumama ka sa aming relihiyon, coalition organization movement, yung tinatayo naming church, iglesia, coalition movement, organization, etc., magpabautismo, magpabinyag ka, magpakumpil ka, hindi po totoo yun. Many will invite you to join their religion, their baptism, their confirmation, become member of their church in order to be saved, to receive their doctrine, their dogma, their catechism. I tell you, only the blood of Christ can make us holy. Hebrews 9:22. Without the shedding of the blood, there's no remission of sin. Kung wala pong pagbuhos ng dugo, ay wala pong kapatawaran ng kasalanan. Hebreo 9:22. Paano tayo napapatawad? Paano nalilinis ang ating mga kasalanan? Yung dugo ni Kristo ang siyang naglilinis ng ating kasalanan, nagpupurify na sa atin. Without the shedding of the blood of Christ, there's no remission of sins. Hebreos 9:22. Maliwanag po ba yun, mga minamahal? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Romans 3:10-23, we are all sinners, fall short in the glory of God. No one understand, no one do good. Romans 3:10-23, lahat tayo'y nagkasala, lahat tayo marumi, laligaw at nalihis ng landas. Isaiah 53:6, mga tupang ligaw. We went astray, like sheep went astray. Isaiah 53:6. Naunawaan po ba natin? Our righteousness is like filthy rags. Isaiah 64:6. Isaiah 64:6. Tayo ay mga maruruming basahan lang sa harapan ng Panginoon. Romans 3:10-23. Romans 6:23. Romans 6:23. Romans 6:23.
ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang handog ni Jesus ay buhay na walang hanggan. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. How to be saved? How to become a brand new person in Christ? 2 Corinthians 5:17, John 3:3 and 5, except a man be born again, he cannot see God. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Be born again. How to be born again? Accept Jesus Christ as our Lord, God, and Savior. Sa John 3:5, yung salita ritong water, yun ay hindi baptism of water, hindi yun resurrection of the dead. Ang water na tinutukoy doon is Word of God. 1 Peter 1:23, 1 Peter 1:23, and Ephesians 5:26. Ephesians 5:26 and 1 Peter 1:23. At yung Spirit doon ay ang Holy Spirit. Except a man be born of water, and that is the Word of God, 1 Peter 1:23, Ephesians 5:26, and of the Spirit, and that is the Holy Spirit, we will never enter, never see the kingdom of God. So be born again. Be brand new person in Christ. And how? Accept Jesus Christ as our Lord, God, and Savior. That's it. Very easy. Ang dali, no? Walang kahirap-hirap. So, naunawaan po natin. Naunawaan po natin. So, ang liwaliwanag noon. So, ngayon, ituloy natin ang pagbasa. So, ibig sabihin, bago tayo magwakas, napakasimple lang ng aral na tinuturo ko sa oras na ito. Tayong lahat ay alipin ni Satanas at ng kadiliman. Alipin ang kahalayan, alipin ang sakit, karamdaman ng kahirapan, alipin ng kabiguan at pagkatalo. Before Jesus Christ redeemed us, we were all slaves by the devil, by demons. We are all slaves of sin, sicknesses, and diseases, poverty, and no victory. We are full of, our lives are full of mourning. We are in despair. Naunawaan po ba natin? But after we accept Jesus Christ as our Lord, God, and Savior, God set us free. Jesus set us free. Amen. And God, Jesus set us free to become His servant, to become His slave. Maliwanag ho ba yun? Maging alipin niya, maging lingkod niya. Yan. Lingkod ng katwiran, lingkod ng kabanalan, lingkod ng kabutihan, lingkod ng pagsunod, lingkod na gumagaya sa kanya at ginagawa ang kanyang kalooban. We are now a servant of Christ. We are now servants and slaves of Christ to do His will, to follow His teaching, His commands, to be like Him, to do His will till the last breath of our lives, to fulfill our highest calling and perfect destiny in Jesus Christ. Basahin natin yung 1 Peter 2:16. 1 Peter 2:16. Live as free people. Mabuhay ka ng malaya. Live as free people. Mabuhay ka ng malaya. But do not use your freedom as a cover up for evil. Live as God's slaves. Mabuhay ka ng malaya, pero huwag mong gamitin ang kalayaan mo para pagtakpan ang mga kasalanan mo. Mabuhay ka bilang lingkod, naglilingkod sa Diyos at alipin ng Diyos. 1 Peter 2:16, 1 Pedro 2:16. Naunawaan po ba natin? Yan, at yun yung binasa ko po sa 1 Pedro 2:16. Nililista mo po ba? Sa dami ng sinabi ko, makakalimutan mo ito. Kaya dapat naglilista ka. Alam mo, nung Sunday, nagturo ako rin sa Bulacan, kahit pa Cornell, sinabihan ko na maglista po kayo. Nakikinig pa ho ba tayo? At doon po sa Pasay, nung last Sunday, kahit po mga bishops, mga pastors, sinabihan ko. At ang sabi ko, maglista po kayo. At pagkatapos, at nung pastoral na eh, iyakan sila. Sub-sub yung mga ulo sa kapangyarihan ng Panginoon. Kikinig pa ho ba kayo? Sabi ko nga po sa inyo, ako at ang Kingdom of Jesus Fellowship, may anointing, may mandate.
hindi ako natayo, hindi natayo ang iglesyang ito, bunga ng pagnanakaw, ng attendin, ng tupa, ng pera, paninirang puri, pangaagaw ng church, o inordinahan ko yung sarili ko. Dami-daming ganyan. Nangagaw ng tupa, nagnakaw ng Diyos, nanira ng mga totoong lingkod ng Diyos, kung ano-anong mga maling asalan ng pinagagawa para mangagaw ng tupa, magnakaw ng pera, manira ng mga totoong lingkod ng Diyos, mang-divide ng church. Puro kalokohan. Naunawaan po ba natin? So, mga minamahal, yung pong binasa ko po kanina ay nasa may naisulat mo po ba po, mga minamahal? Ayan. Ayan. Napakaganda na sinusulat natin yan eh. Para wag nating makalimutan. So, kasi minsan mabait tayo eh. Mabait talaga tayo eh. Pag may nakikita kang nangangaral, nagtuturo, nagbabautismo, naka-Amerikana, naka-barong, Reverend, Pastor, Pastora, Bishop, Apostol, tuwan-tuwa ka eh. Pero hindi mo alam, mga magnanakaw pala ng tupa yan. Mga nandidibay ng Diyos, mga naninira ng mga lingkod ng Diyos, mga mukhang pera at mga mukhang posisyon. Mga hindi tinawag ng Panginoon. Pasensya na po kayo sa sinasabi ko po ha. Pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo. Nagaya ng kayo'y mga laya at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Yan ang sabi sa ang Biblia, 1 Peter 2:16. 1 Peter 2:16. Nagaya ng kayo'y mga laya at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Yun. So ibig sabihin, alipin tayo ni Satanas noon, ngayon alipin na tayo ng Diyos. Kapag ikaw ay born again, tandaan mo, alipin ka na ng Diyos. Ito ang gusto kong idiin sa oras na ito. This is what I want to be stressed and to emphasize in this very hour. We were slaves by Satan before, but now we are slaves by Jesus Christ. Remember that. Ikaw ay pinalaya ni Kristo. I'm free to be the servants of the Lord. Yun na po yun. I'm free. Yes, I'm free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servants of the Lord. That's it. Naunawaan po natin. God set us free. Jesus Christ set us free to become His slaves, to become His servants. Eh, yun yun eh. Kaya baka iniisip mo eh, ano na ako, malaya na ako. So, bahala na ako sa buhay ko. Ganyan ang marami. Ganyan ang marami. Unang Pedro 2:16, basahin ko sa Magandang Balita Biblia. Magandang Balita Biblia. Mabuting Balita Biblia. Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya, huwag ninyong gawing panakip sa paggawa ng kasalanan ang kalayaang ito. Subalit mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Ayan yan. Servants of the devil before, but now servants of Christ. Servants of darkness before, so servants of unrighteousness before. Servants of wickedness before. Servants of sins and vices before, but now servants of righteousness and of Christ. Naunawaan po ba natin? Yan po ang aral sa gabing ito. Yan po ang mensahe sa gabing ito. Naunawaan po ba natin? God set us free to become His servants, to become His slaves. I've established in my preaching, no, sa simula. In the start of my preaching, I've established that Jesus is our Redeemer. Naunawaan po natin. And Christ redeemed us and set us free from unrighteousness, from everything that bondage us from the yoke of the slavery of the devil. Romans 6:18 to 22. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God,
the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. Again, Romans 6:18 to 22. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness, but now you have been set free from sin and have become slaves of God. The benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. Yun, we have been set free from sin and become slaves to righteousness. We have been set free from sin and become slaves of God. The benefit we reap leads to holiness, and the result is eternal life. Basahin natin sa magandang Biblia. Basahin natin yan sa magandang Biblia. Yung Romans 6:18 to 22. Romans 6:18 to 22. Shall we read that in Mabuting Balita version? Romans 8:22. Tingnan natin. Roma 8:16-22. Tingnan natin sa magandang balita Biblia, Mabuting Balita Biblia. Romans 8:16 to 22. Ang espiritu isa na nga ba 'yon? Ayan. Saglit lang po ah. Romans 6:18 to 22. Roma, mga taga-Roma, 6:18 hanggang 22. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay alipin na ng katwiran. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Yan. Ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo isang buhay na banal at ang ibinubungan nito ay buhay na walang hanggan. So it means we were former slaves of the devil, of the sins, unholiness, unrighteousness, sicknesses, and diseases, poverty, etc. Noon, mga alipin tayo ni Satanas at ng kadiliman, ng kamunduhan, ng kahalayan, ng bisyo at kasalanan, ng maling pagsamba, maling paniniwala, sakit, karamdaman, kahirapan. Pero ngayon, alipin na tayo ng Diyos. Maliwanag po ba yun, mga minamahal? Ngayon, kung tayo'y alipin na ng Diyos, anong dapat makita sa atin? Di ba dapat tayo nagiging masunurin sa Diyos? Ang dami-dami, nagtatayo ng sekta, relihiyon, coalition, organization, movement, gustong mangaral, magturo. Marami rin eh. Hindi naman totoo, hindi naman tinayo ng Diyos. Mga masuwain nga yan eh. Yan nga yung mga naghudas, naging Demas, naging Barabas. Yan nga yung mga naging Absalom, Adonaya, Jezebel, Jopretes. Sila nga yun eh. Sila nga yung mga hindi tinayo ng Diyos eh. Gulat nga po ako eh. Minsan, nakausap ko na nandun kami sa may isang mall dito sa Quezon City. Kausap ko yung mga preachers from Cavite. Kausap ko yung mga preachers from Cavite. You know, I have so many friends in Cavite. Bishops and pastors. Kausap ko sila. Dito kami nag-meet sa Quezon City, sa Ortigas. Sabi ko sa kanila, nakakagulat naman. Isipin mo, nagkakandak ng conference. Bishop daw. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi naman ayos buhay niya. Ngayon, bishop na. Oh, may gulay. Totoo po, this is true. While having just a month ago, having meeting with bishops and pastors coming from Cavite, I've met them in Quezon City, no, in a mall in Quezon City, and I told them, very shocking. Somebody is claiming bishop and conducting conference and seminar. Oh God. But the life is not acceptable in the eyes of God, not approved unto God. Ang dami-dami niyan. Kaya yung kaibigan ko na may Bible school sila, tapos inuordinahan yung maraming pastor at pastora, binabalaan ko siya eh. Alam mo,
Maganda naman yung layunin mo, yung mga pastor at pastora, makapag-aral ng Bible school, magkaroon ng title, ng certificate, ng diploma. Maganda naman na sila'y ordinahan at magkaroon ng lisensya. Pero sabi ko sa kaibigan kong pastora, mag-ingat-ingat ka. Kasi ang dami riyan, mga peke yan, mga produkto ng division yan. Mga hindi naman tinawag tinayunan ng Diyos yan, mga nangagaw lang ng tupa yan, nanira lang ng mga totoong lingkod ng Diyos yan. Dami-dami niyan, sa totoo lang, ang sabi ko, dami-dami niyan. Gulat nga ako eh. Kaya nga po, binabalaan ko yung mga pastor at pastora ng ito na galing ng Cavite. Kasi meron silang conference doon eh. Sabi ko, kasama niyo ito? Oh, may gulay. Grabe. Very shocking. Ingat-ingat ho tayo. Daming nangangaral, daming nagtuturo, daming nag-online streaming, daming churches. Ingat-ingat ho tayo. Ingat-ingat din pag may time. And all the time. Yeah, this is very, very true. I met them. Bishops and pastors, including their spouse, I've met them somewhere in Quezon City, in a mall in Quezon City, and warned them, admonished them. Beware of the so-called bishops and pastors and reverends and Christian leaders and evangelists, apostles, teachers, prophets. Oh, no testimony, no proof, not approved unto God. Product of division, product of stealing churches. Oh, may gulay. Nakakalungkot. Nakakalungkot po. Nakikinig pa ho ba tayo? Nakakalungkot ho talaga. It's so, you know, it sadden my heart. It makes my heart sad. So sad. Naunawaan po ba natin? So ngayon, kung ikaw ay pinalaya na ni Kristo at alipin ka na ni Kristo, dapat bang magpatuloy ka sa kasalanan? Hindi na. Magpatuloy ka sa pagsuway? Hindi na. Hindi ka umaatin. O hindi ka nagbibigay ni kaputandog. At kung gusto mo pang pagpalayan, mag-perspros ka. Saan ka magpakalob? E di dito, saan pa? Alangan namang ibigay mo yan sa mga magnanakaw, maninirampuri. Product ng division. O, alangan naman doon mo ibigay yan. Alangan naman doon ka dumalo. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? O, kung tinawag ka, tinayo ka ng Diyos. E kung wala ka namang mandate, marami ganyan eh. Inuudyo ka ng mga asawa nila, inuudyo ka ng kung sino-sino. Magtayo tayo ng sarili nating church. O may gulay. Ang dami-dami nagtayo ng kanilang sariling church, mga nanggugulo lang. Naunawaan po ba natin? So stop living in sin. Stop living in disobedience. Stop obeying the devil and anybody and even ourselves. Stop rebelling against God. Stop doing something that is not of God. Stop putting up and establishing church and religion and conducting seminars and conferences that is not of God. Do not join them. Don't be a part of them. Eh marami gusto magkaroon ng title, ayaw ng assistant eh. Ang dami niya, nagugulat ako eh. Pinag-ordinahan nila yung mga sarili nila. Oh my gulay. Oh, sige, mga pastor at pastora tayo ha, ebanghelista tayo ha, mga guro, mga apostol, mga propeta tayo ha. Mga reverend tayo, mga bishop tayo ha. Oh my gulay. Kaya nung nangaral ako ng Pasay last Sunday, tumantunga yung mga naka-attend na mga bishop, ay mga pastor sa ano eh, taga Manila. Kaya meron tayong susunod na pangangaral sa Manila naman. Para ayusin yung iglesia, ayusin yung body of Christ. Functioning as an in the ministry of an apostle. Kaya mag-ingat-ingat po ha. Beware of disobeying God. You will not have no reward in heaven. Beware of disobeying God. You will die early. Or if you will persisting in disobedience, you will go to hell. Mag-ingat-ingat ka na lalabag ka ng lalabag. Wala kang pabuya sa Diyos. At baka mamatay ka ng maaga.
O baka naman sa pagpapatuloy mo na paggawa ng masama, mapunta ka ng impyerno. Naunawaan po natin. Yan po yung mga binababala ko sa marami. Ang hindi inutos ng Diyos, hindi inutos ng Diyos. At ang pagsunod sa Diyos ay araw-araw. Do not do anything that is not of God. Do not do anything God does not commanded you to do. Obedience to God is daily obedience. We have to obey daily. Araw-araw dapat tayong sumunod sa Diyos. Araw-araw. Yan po ang kinakailangan natin. Patuloy po lingkod ng Diyos, patuloy ba akong magbibigay na ikaputandog? Oo. Patuloy ba akong magpe-perspurs kung gusto mo pang pagpalain? Nakikinig pa po ba tayo? Nakakatawa naman yung isang kapatid. Nag-usap kami last Sunday, anong sabi ng kapatid last Sunday? Ipanalangin po ninyo ang bago kong pwesto sa palengke. Sabik na po akong mag-perspurs. Sipin mo yon. Hindi niya inisip ka agad, sabik na siyang kumita. Sabi ko, makakaasa ka. Lumapit siya sa akin. I have a new store in a market. Please pray for it. I am excited to give my first fruits. Oh my God. Are you excited to be saved? To be healed? Are you excited to receive your miracle? Are you excited to be baptized with the Holy Spirit? Are you excited to be promoted? Are you excited to be strengthened by God, to be encouraged by God, to be comforted by God, to be exalted by God, to be glorified by God, to be lauded by God, to be exalted by God? Are you excited to be used by God mightily, effectively in this final hour? Are you excited to do your will till the last breath of your life? Mag-iingat kayo, mga pastor at pastora. Minsan, inuutulang kayo ng mga miyembro kung ano-ano mga binibigay sa inyo ng mga kakanin. Pero ang totoo lang, yung mga ikaputhandog nila, pinagnananakaw nila yan. Hindi nila binibigay. Tawan-tawa ka naman. Uy, may kakanin ako ngayon. Opo, kunin nyo na po, pastor o pastora. Kunin nyo na po yung kakanin. Eh, kamusta naman yung ikapumutandog? Ako po yung nagbababala sa lahat. Kapag tinawag ka ng Lord, mag-full time ka. Pag hindi ka tinatawag, wag. At hindi ka naman tinatawag ng Diyos para maging head. At hindi ka naman tinatawag ng Diyos magtayo ng iglesia, ng relihiyon, ng coalition, organization, movement. Wag mong gagawin. Wala kang pabuya. O baka mamatay ka ng maaga. At pag nagpatuloy ka rin, baka pumunta ka ng impyerno. I am warning you. Do not do something that is against the will of God. If the Lord's calling you to go full time, then go full time. If not, don't do it. And don't put up a church. Don't establish a church, a coalition, organization, or movement. Don't be ahead. Ito nga ang warning ko eh. Ito, makinig po kayo maigi sa warning ko. Meron ako nakausap na dating full time. Sabi ko, bumalik ka na ulit sa paglilingkod mo sa Diyos. Sabi niya, oo nga po eh. Noong full time ako, may himala eh. Noong ako'y nagtrabaho na sa abroad eh, ang dami ko ng utang. You see? I encourage a brother to return to his full-time ministry and to return to the Kingdom of Jesus Fellowship. Sabi niya, yes. Because when I was in the full-time ministry, there was miracle when I work abroad. I borrowed money, I lend money, I have a debt. You see? Return to God and return to the Kingdom of Jesus Fellowship. Return to God and return to the Kingdom of Jesus Fellowship. Kahit ka saan ka nakarating, kahit saan ka nakatira ngayon, taga-kingdom ka.
Nakikinig pa ho ba tayo? Give your tithes and offerings and prosperous here. Join here. At kung saan ka mang lugar, probinsya ngayon, establish, put up the Kingdom of Jesus Fellowship there in that place. And another thing, listen very carefully, pakinggan niyo po itong maigi. Hindi ko nababanggitin ang pangalan at ang probinsya. Napunta po ako ng isang probinsya. Nangaral po ako ron, anniversary lang. At anniversary, dahil malayong probinsya yon, yung isang araw na anniversary, ginawa kong 3 araw. Naging 7 araw, 8 araw pa nga, isa lakas ng kapangyarihan ng Diyos. At yung pastor doon, tinitimplahan ako ng gatas matapos akong mangaral na hindi ko sinasabi. Yung sapatos ko pinupunasan, iniiyakan talaga. Sa lakas ng kapangyarihan na kanyang naramdaman. At namalis ako ng lugar doon, sa probinsyang iyon. Aba, nagamit ng Lord mightily effectively si pastor. At kinilala siya sa probinsyang iyon bilang ama ng probinsya. Pero nakalimot siya na ako ang kanyang ama. At dapat na pinapakilala niya sa probinsya na ako ang kanyang ama. At ang pagiging ama niya pinapailala niya sa akin. At ang probinsyang iyon ay pinapailala niya sa akin. Hindi niya ginawa. Bagkus hinarang pa niya. Alam mo kung nasa na siya ngayon? Patay na. Patay na. Iparating mo ito sa lahat. I will never mention the name of a pastor and even the province. I went there just to preach in an anniversary. Since it is a far province from Manila, I decided to preach 3 days. And the 3 days became 7 days, 8 days. And a pastor, after my preaching, you know, he will prepare a milk for me and cry on my shoes and clean my shoes. You know, that pastor recognized me coming from God. He saw the great anointing of an apostle. After I leave that place, that pastor became the father in that province. But he forgot me. And he even hindered me to return to that province. Lumaki ulo. He had a big head. His head blue. I'm not happy. That pastor now is dead. Yeah. And I'm still alive. And my anointing never fades. Naunawaan po natin mga minamahal. Kaya ho, mag-ingat ho tayo. Lumayo tayo sa mga bisyo at kasalanan. Lumayo tayo sa karumihan at kahalayan. Sumunod tayo sa Diyos, maglingkod tayo ng totohanan. Ang hindi pinapagawa ng Diyos, huwag. Wag sama ng sama kung kanikanino, wag tayo ng Church Coalition Organization Movement. Hindi ganun. Ang payo ko nga sa mga nangagaw ng iglesia na nira ng lingkod ng Diyos, mga nangupit, ang payo ko nga sa mga pradakat ng division, ibalik nyo ang hindi inyo. Hindi naman inyo yan eh. Magsipagsisi kayo ng kasalanan ninyo, kainin nyo lahat ng pagkakamali ninyo, lunakin ninyo. I advise those who malign and true something bad to the true men and women of God, those product of division, those steal church plaques and even money, why don't you eat your pride and repent and return all things that is not of you? Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya pag may mga ganitong online streaming, pag merong mga conferences at mga turo ako sa iba't ibang lugar, maging sa Kingdom of Jesus Fellowship, nagdadadalo ka. Huwag lalaki ulo mo. Huwag mong tutularan yung mga naturuan mo lang eh. Marami dyan eh. Naturuan mo lang. Nahagisan mo lang ng anointing. Akala mo kung sino na sila. Akala mo sila na yung leader head. Naalala ko nga eh, yung isang pastor, nung hinipan ko yung mga tupa, nagbagsakan, ginaya niya rin, hinipan niya rin. Bumagsak din naman. Akala niya kanya yung anointing na yun. Hindi niya alam, impartation lang yun. Yung church natin, dinibayad niya. Ngayon, yung pastor na yun, hanggang ngayon, may trabaho. Hindi naman, wala, hindi naman full time eh.
Kung ano-anong trabaho ang pailalim. O may gulay. Tapos ang lakas ng loob na magpastor. O may gulay. Makinig ka pong maigi sa akin. Kahit pa sabihin nilang anak ko sila at taga Kingdom of Jesus Fellowship sila at hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik sa Kingdom of Jesus Fellowship at mga mali ang mga buhay at sila ay nagmangahed at nagpapastor daw at sila raw ay under na ganito at under ng ganyan, sabihin mo sa kanila, wala ka sa kalooban ng Panginoon. Eh, alam mong taga Kingdom ka eh. Eh, alam mong full time ka, alam mong pastora ka eh. Nagpapakaligaw at nagpapakalis ka ng landas. Hindi baling makalbo yung buhok mo, yung ulo mo, wag lang makalbo yung puso mo. Nakikinig pa ho ba tayo? O ngayon, yung isang kapatid natin, backslider na pastor, pinadala ko sa isang probinsya, eh bless na bless yung mga tupa ron, bless na bless siya. Umaani po tayo rito. O yan, sabi ko sa kanya, eh, umaani ka pala dyan, eh diging maging masunurin ka. I sent our pastor to one province and he's so blessed. And even the plaques are blessed. And I warn him, do not imitate the Jezebel, the Absalom, the Adonijah, the Hud, the Judas, the Jotrepes, the Demas. Do not imitate them. Huwag na huwag mong gagayahin yung mga Jezebel na yan, Jotrepes na yan, Demas na yan, mga Adonijah na yan or Adonis, mga Absalom na yan. Huwag na huwag mong gagayahin yan. Alamin mong may tatay ka. Alamin mong may ama ka. Alam mong taga Kingdom of Jesus Fellowship ka. Oh. Nakikinig pa ho ba tayo? Naalala ko, naka-attend ako ng isang hindi ko alam, anniversary o conference yata ng isang church yun. Nakita ko yung isang hindi naman pastora yun eh. Ginawa niya lang pastora yung sarili niya. Inaga yung church natin. Nung nakita niya ako, hindi na uli umatay, natakot. Yung mga magnanakaw, natatakot yan eh. Ang masasabi ko sa'yo, pag hindi ka naman pastora, eh, huwag kang nangaagaw ng tupa. Isipin mo, mula Marikina, pinuntahan ko yung probinsya ngayon, pinaghirapan ko. Madaling araw, bumabiyahin ako. Inaayos ko yun. Nakalingat lang ako ng konti, eh. Inaagaw na. O, magnanakaw. Grabe talaga. Kaawa-awa yung mga mag-uordinar yan. Ikinig pa po ba tayo? Mga kapatid, mabigat na po yung aral ko. Diretsahan na ito. I am preaching to you a direct message. Not a parable like what Jesus Christ did preach to his apostles. I warn you, be admonished, be warned. Many are fulfilling the mandate and calling that is not of God. Many are disobedient to God, living in sin, living in rebellion. Do not imitate them, do not follow them. We are formerly slaves of the devil, but we are now slaves of Christ. Kaya kung babasahin mo nga si Apostle Pablo, ang tawag niya sa sarili niya, bond slaves, bond slave of Christ. Hindi lang slave, bond pa eh. Bond slave. Yeah. Apostle Paul declared a bond slave of Jesus Christ. It means I am crucified with Christ. Nevertheless, I live in that I. The life I live in this flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave himself for me. Galatians 2:20. None of these things move me, neither this life. This life is precious to me. But one thing I want to finish, the calling, the ministry, the mandate of the Lord that has given unto me. Acts 20:24, Gawa 20:24. Alam mo, walang makakapagpatinag sa akin eh. Ni ang buhay na ito, hindi ko na ito minahal. Ang nais ko na lamang ay gawin ang kalooban ng Ama. Tapusin niyo kung ano man yung inatang na trabaho sa akin. May pinangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. Ito po ang mandate ko, itong mandate ng pamilya ko, itong mandate ng Kingdom of Jesus Fellowship. Kaya nga Kingdom of Jesus eh. Let your will be done
here on earth as it is in heaven. Dumating ang kaharian mo. Dumating ang kalooban mo. Let your kingdom come. Matthew 6:10. Let your kingdom come. Let your will be done here on earth as it is in heaven. Dumating ang kaharian mo. Dumating ang kalooban mo. Kung paano yun ay nagaganap sa langit, mangyari rin sa mundong ibabaw na ito. This is our mandate to bring the Philippine Island and the nations of the world to become a kingdom of Jesus where the perfect will of the Lord is being done. Ito po ang ating mandato. Ang buong mundo ay maging kaharian ni Kristo Jesus, na si Jesus ang Diyos, Panginoon at tagapaglitas at manggagamot, gumagawa ng kabutihan sa atin, lakaran natin kung ano yung pagkakatawag natin sa Diyos at lakaran natin to hanggang sa huling hininga ng ating mga buhay. Meron pong nakikinig at nanonood sa akin ngayon. Hindi ko alam kung bakit ka pantal-pantal pinagagaling ka ng Diyos. Merong nakikinig sa akin ngayon na hinihika ka at hirap na hirap ka sa paghinga. Pinapagaling ka ng Diyos. Somebody is listening to me or watching to me. You have a skin disease. Red is skin. The Lord is healing you. You have asthma. You have difficulty in breathing and the Lord is healing unto you. Is healing you. Urababakanda. Urababakanda. Merong nakikinig at nanonood sa akin. Somebody is watching and listening to me. You are longing for a spiritual parent, a spiritual father. And this is now, here is now your spiritual father, your spiritual parent. Inaalam mo, nagtatanong ka, at gutom na gutom at uhaw na uhaw ka sa isang spiritual na ama na mag-iintindi at mag-aalaga at mag-aasikaso sa iyo. Ito po yun. Huwag ka nang lumayo at huwag ka nang humanad ng iba. Dito na at bumalik na. Glory to God. Kinukumpirma sa iyo ng Diyos. The Lord is confirming to you that this is your church. This is your ministry. This is our calling. This is our mandate. And this is your spiritual parent. Urarabakanda lalabashiri libianda rarabahanda lilibianda. And right now, receive all your healings. Receive all your miracles. All your success, victory, all your freedoms, all your liberty, all your deliverance. Tanggapin niyo pong lahat. Urarabakanda lalabashanda. Last Sunday, I just point a bishop was there. And a bishop was listening to me in my entire preaching. He never went home. He finished my message even until the closing prayer. You know, during the pastoral, I point my finger to that bishop. And that bishop, I did not breath the breath of life. I did not lay my hands upon him. I just point my finger to that bishop. And that bishop, his body was shaking because of the apostolic anointing. Opo, isang bishop, hindi ko hinipan, hindi ko pinatungan ng kamay, hindi ko nilapitan. Mula simula hanggang katapos, hanggang close and prayer, nakinig siya, nandun siya sa harapan, gutom na gutom, uhaw na uhaw. Tapos nung pastoral na, nandun siya sa, nakatayo siya ron, tinuro ko siya, pagturo kong ganun, nanginig siya. So many testimonies what did happen last Sunday preaching. So receive your healing now, receive your miracle now. Tanggapin niyo ang kagalingan, tanggapin niyo ang himala, tanggapin niyo ang pagpapala, ang kasaganaan ng buhay na wala ang tagumpay. Tanggapin mo ang sagot sa iyong panalangin, tanggapin mo ang salapi, blessing at promotion, ang scholarship, everything tanggapin mo. Kung ano man ang hiling at hangarin ng malinis mong puso ayon sa kalooban ng Diyos, tanggapin mo ngayon. Receive now your good dreams, your good desires according to your good heart. Receive it now. Take it now in Jesus' name, the Son of the Living God. Thank you, Lord, for forgiving our sins, making us a brand new person, making us brand new persons in Christ, writing our names in the book of life, giving us eternal life. And thank you, God, for the healing and miracle for granting all the good requests and desires of our heart. We bless you, Father. We bring back to you all the glory in Jesus' name. Amen.
Amen and amen and amen. Thank you, Lord. Alam mo, bago ako mangaral, hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi lumuhod sa Diyos. At pagkatapos kong mangaral, hindi ko rin mapigilan ang sarili kong lumuhod sa Diyos. Before I preach, I cannot control myself to kneel down before God. And after my preaching, I cannot control myself to kneel down before God again. Dalangin ko ikaw din, matagpuan ka na laging naninikluhod at tagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. I pray also that you will continually humble and kneel down before God. Sa pansamantala lamang po, mga minamahal, dumalo tayo ha. Mag-PM kayo para makadalo kayo sa ating gawain at makarating ako sa lugar ninyo. Itayo natin ang Kingdom of Jesus Fellowship dyan. Kumunek, maging bahagi rito. Huwag kang papadaya sa kung ano-anong promotion, kunwari na inaalok sa inyo Satanas, na kamatayan naman ang magiging kapalit niyan, pagpunta sa impyerno o kawalan ng mga pabuya mula sa Panginoon. Do not be enticed of what the devil asking you to receive. Huwag mong papahintulutan. You know, the devil is a deceiver, enticing many. He deceives many to receive this and that, like what he did to Eve and Adam. Do not allow the devil to deceive you. Naunawaan po natin. So lahat ay dumalo sa Kingdom of Jesus Fellowship, mag-live stream, makinig, manood, mag-share, mag-subscribe. No. Watch and listen, the Say of the Lord programs. Like, share, and subscribe kay OJF Church YouTube channel. Share, repost, have a watch party. Watch it in replay. Send the video to your loved ones and friends. Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook. And attend to the Kingdom of Jesus Fellowship Church in different parts of the world. Hallelujah. Making the world a kingdom that cannot be shaken. PM here. Or call or text 0998-989-2963. 0998-989-2963. 0917-152-1963. 0917-152-1963. Again, 0998-989-2963. 0917-152-1963. Call or text and PM. Any counseling, any good testimonies. If you want to attend, if you need prayer, if you want and the Lord is leading you to give your tithes, offerings, donations, etc., your first fruits, your love gift for the man of God and for my family. Yeah, your tithes, offerings, donations, first fruits, whatever it is. Offering for the radio, for the television, for our mission, for our ministry of compassion, the man of God and my family. Love gift for the man of God and my family. So PM, text, call. 0998-989-2963, 0917-152-1963, or email me at may16, 1963@gmail.com. may16, 1963@gmail.com. may16, 1963@gmail.com. Email me or send your or PM me here. Glory to God. So see you on Friday. Meron tayo uling live streaming, another live streaming on Friday and on Sunday in our different churches in different parts of the world and in our main church. Sunday is 10 a.m. and afternoon is 2 p.m. 10 a.m. 10 in the morning and 2 o'clock in the afternoon. Glory to God. In our main church, we have 2 services at number 6060. Ezekiel Street, Concepcion 1, Marikina City, Boundary of Santo Niño, Paliparan.
near Rusty Lopez Shoe Store. Rusty Lopez Shoe Store, boundary of Santo Niño, Paliparan, Marikina City, number 60, Ezequiel Street, Concepcion 1, Marikina City. Every Sunday, 10 a.m. and every afternoon, 2 a.m. So bring your face shield, bring your face mask, bring your alcohol. We have scanner, we have attendance, we have we are following the government protocols, and most especially, you will be blessed. You will be baptized, and you will be delivered, and you will be promoted. Hallelujah. Pansamantala lamang po, just for the meantime, ito po ang pinakamaliit na alipin ng Panginoon. The man of God in this panel hour, Ricardo Diaz Carillo. God bless you, and God bless you more. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord.